Hello guys! Sansya na guys, late na yung aking vlog. Ano na po? Alas 11:38, tapos 11:32 na po. Buenas tarde! Ay, good morning pala. Buenos dias! Today po is... ano pa mo? Wednesday! And holiday po ngayon dito sa kanilang bansa. Malabo holiday po ang tawag nila dun sa holiday. Hindi ko alam kung ano. Basta tanong ko naman si Max, sabi niya, malabo holiday daw. And, ayan po ang aking bebe. Ang amazing MM natin. Naantok na. Ayan. Naantok na yan eh. Tulog naman. Ay, nagpapakit na siya, oh. Marunong na maglaro sa camera, oh. So, ayun nga, guys. Ang update is, holiday ngayon and kahapon po, mga bandang gabi na yung naglalaro si MM. Yung takbo siya ng takbo. Ilang beses na naman po ginagawa yun, kaso lang nung kahapon, nagulat kami. Ang lakas nung iyak niya. Tapos narinig naman yung pagkauntog niya. Ayan, may malaki siyang bukol sa noo. Binigyan lang namin siya ng gamot, guys. And, hindi naman siya masyadong nilagnat. Nilagyan namin ng yelo para humupa yung bukol. Iyak ako eh. Grabe yung laki ng bukol niya eh. Iyak din siya. Alam mo yung talagang nararamdaman niya talaga. Pasensya na po kayo sa lighting ng kwarto ha, kasi nakasara po yung blinds. Kasi mataas ang sikat ng araw, mainit. Hindi naman po masyadong maabot yung aircon dito sa labas. Wala pong aircon yung kwarto namin. Gusto ko lang i-update kayo guys. Ayan, kung hindi man po masyadong maganda yung content ko o wala pong kaganap-ganap, pagpasensya niyo na po. Gusto ko lang ipakita guys talaga sa inyo yung hashtag Buhay Africa, yung kay Amazing MM natin, yung mga kaganapan, ayan, mga ganyan po. Next time po, baka magbalak kong gumawa ng mga challenge, ganyan. Pero hindi po yung challenge na ano ha, yung sa mga challenge na palaro, ganyan. Balak ko pong gawin yung... next time po, o yung challenge na ano, sa mga palaro. Ayan. Nagpapalaro tayo. So, yun lang guys. Kung hindi man po humaba itong vlog na to, alam niyo na po yung mga nakaraang vlog na hindi mahaba, pagsasamahin na lang po natin. Gusto ko lang i-share sa inyo lahat ng mga kaganapan guys para hindi ko alam kung na-inspired po kayo o sana po ma-inspired kayo or may mapulot kayong aral or depende po sa inyo kung paano nyo pong panoorin ang vlog namin ni MM and my family. So, yan po guys. Ayan po. Ay, hindi pa. Nagtulog-tulugan pa. Ngiti siya eh. Gapo, parang walang nangyari kagabi na ka. Parang hindi ka nauntog po ah. Parang hindi ka po nauntog kagabi no. Antok na na eh. Sige na, tulog naman. See you later people. Bye bye. Sabay nanak, bye bye. Hello people. Pasensya na po kayo sa lightning ha. So guys, today, this video, gusto ko lang ipakita sa inyo na parang magde-declutter tayo. Declutter. So, pakita ko sa inyo yung maleta ni MM. Siya. Ayan siya guys. Sasya na kayo at gamit ko yung ring light guys. Ayan. So yun guys, ayan yung ating i-declutter ang maleta ni MM.
kasi may mga gamit siya dito na hindi na niya magagamit pa. And if ever magkaroon naman kami ng second baby ni Max, siyempre bibilan naman namin ng bago, diba? Pero ikikit ko lang din yung talagang piling ko na magagamit yung magiging next baby namin. So yun guys. Kasi yung taga-alaga ni MM is meron siyang pamangkin na halos kakapanganak lang siguro last month? No? Ay, hindi. Basta mga months pa lang po yung baby. And may mga gamit si MM dito na hindi naman talaga niya nagamit din. So, may buksan na ito. Makikita niyo po dito sa maleta na to kung paano ako magtabi. Since yung mga collection ba, kumbaga, ito yung first na set ng diaper ni MM. Ito yung, makikita niyo guys, kung paano ako. Makikilala niyo si Mama Maji. Charan! Ayan. Sana nakikita niya guys. Lapit natin konti. Alam mo na kung saan tayo nagawin. Dito ko ikinikip yung mga gamit ni MM na hindi pa niya pwedeng magamit, hindi pa niya masuot. Yung mga regalis sa kanya, tulad nito. Maalala niyo guys, yung niregalis sa kanya ni nila Ate Michelle at nila Ate Ring. Ayan. Ito yung lagayan pa niya. Tapos yung slippers ni MM. Nakatabi yan guys. Ayan, magdideklatan na tayo. Isa to sa mga pinunigay ni Ate Lin sa akin. Para kay NM. Ang ganda nga eh. Ang maganda kaya ng mga tayo. Ito yung, kung maalala nyo guys, pakita ko sa inyo. Yung naging photoshoot ni MM, nung, I think one month siya. One month siya nun. Yung nag-photoshoot siya, nilagyan ko siya dyan. Pakita ko sa inyo guys yung picture. Pag may time, isi-send ko yung picture dun sa gilid dito. Ayan, makikita nyo. Ang cute-cute na MM. Ang cute-cute na dyan. Ay, hindi ko siya ipamimigay. At tulad yung mga sinasabi ko na collection na talagang ikikip ko for memories. Ipapamigay ko yung talagang hindi na niya talaga magagamit pa at nang magiging next baby's body. Tapos ito yung first bimp niya na galing sa lapas. Iligay sa kanya. Naiiwi namin. Actually, hindi to free. Naiiwi lang namin. Keep. Bigay ito ng kanyang Tita Grace sa Philippines. Ito, bigay. Isa to sa mga bigay ng kanyang yaya. Ay, nagkanyang. Ng ganyang ate. Ewan ko ba't ayaw kasi isuot ni Erin ko. Ayan guys. Medyo maliit na to sa kanya, but I don't know. Let's see. Keep natin muna dyan yung mga pagdadalawang isip natin. Ito, isa to sa mga pinamigay ni Ate Lin. Pero may mansion na siya, so isipin pa natin kung gugustuhin ba niya or depende sa kanya. Pero actually, yung mga yan, hindi yan natin yung ikikip. Ito, bigay ko ng Ate Grace. Bigay yan ng Tita Grace niya. Ito, isa to sa mga binigay ng ate ni Max. Nagtataka ko, ayaw naman ni Max isuot ko kay MM. Ayaw niya, ayaw ko kung bakit. Ayaw niya ng itim, pero mayroon siyang nag-iisang damit din na suot niyang itim. Nakalagay doon, beware, eating, something like that. Pasensya na kayo guys sa wala akong ayos. Ganyan po talaga ang mukha natin. Wala, ganyan na ganyan. Walang ligo, walang, ganyan po talaga ang totoong mga magic. Nagyawad po. Parating na po siguro ang aking best friend. Kaya po, lumalabas na yung ating tagyaw. Ito na. Ito. Ito yung nanok ko eh. Ito yung ginawan ko ng parang kasi ang cute. Alam mo yun, pag suot-suot ni NM. Sobrang ano na ito, tinahi ko lang siya. Ayan. Ayaw, magustuhan nila. Ito pa yung mga biberon dala-dala ni ano padala ni Tita Grace niya ni ate. Ito yung isa sa mga bigay. Hindi ko nga alam kung paggamit ko ba kaya.
paggamit ng araw na din natin. Ano lang naman papal eh hanapan lang naman yan ng ano. Ayan na magsara. So ito ulit na lang guys kung magpagamagay ba natin. Siguro ipamagay na lang natin. Ayan pa guys. Ito yung isa sa mga favorite ko na inaano kay MM. Ito yung pag pinapakain ko siya ng fruits para makatikim siya. Mga nasa 8 months ata si MM nun. Ayan. Lalagay yung fruits dyan tapos kukunin niya yung juice. Try natin magbigyan ng ganito. Galing pa tong Pinas guys kaya hindi ko alam. Parang hindi na naman sila nagsusad nito kasi naalala ko nung naglagay ako nito kay MM. Tinatawa na si MM. Sabi niya, ano, boxingero ka ba? Mabuboxing ka, ganyan-ganyan. Lagyan ko siya ng gloves at saka ng sa paa. Yung sa gloves, doon sila tawa ng tawa. Sabi kay MM, magbuboxing ka ba? Magbuboxing ka? So, yun. So, hindi natin bibigyan kasi bigay na rin natin to kasi napagliitan na rin ng MM yan. Ayan. Oh, ang ganda talaga yung number din to. Kaso, hindi na nga kasha kay MM. Pero, baka magamit naman yung next bait dyan, di ba? Ito sobrang liit na. Baka hindi naman na magkasha sa kanyang pamangkin. Kasi nalit na tayo mag-declutter, guys. Ito yung pinakaunang damit ni MM. Panglabas. Ito yun. Pakita ko sa inyo guys yung picture ha. Ililink ko na lang. I mean, i-attach na lang natin. Hanapin natin yung partner nito guys. Ito, isa sa mga favorite ko. Pinili ko kay MM. Siguro ibigay natin yung higay natin yung isa. Ayan. Higay natin yung flyer. Higay natin yung iba. Ito. Ayan. Sino kayo nagbigay mo? Ay, isa ata to sa mga padala ng ano? Yung ate niya rin. Ito yung first ever shoes ni MM. Bigay ng ating ng ating ni Max. Ito yung kanyang big kiss, guys. Tabing-tabi ko rin. As in talaga. First beberan niya. First na dedean niya. Yung oven, guys. Hindi ko alam kung bakit siya nagaganto. Hindi ko talaga alam. Tumigay na lang natin yun. Pero mahal kasi ang bili ni Ate Grace dun eh. Karayaan mo na. Nag-ano siya eh, parang nag-oil. Ito pa, meron pang petroleum sa MM. Something guys. Andito pa pala yung aking damit. Ito pa guys, yung nilagay ko na dito guys. Kasi wala akong space. Yung ginamit ko sa kasal namin ni Max. Mga items na gustong ipakip ng aking asawa ay nandito. Ito, ayaw ipatapon ni Max. May memory station dito sa kanyang ate. Ito, ipapadry clean ko uwi kami ng Pinas. May dry cleaning naman dito kasi ewan ko kung ma-reserve pa yun ngayon. Ayan. Ito guys, yung mga pinamili ko noon, no. Na-addict ako dito kasi naisip ko baka hindi ko ito maabutan next year kasi nga, diba? Ang problema dito, guys. Pag may item sila,
ma-encounter mo siya, tapos susunod na buwan wala, or hindi ko na siya ma-encounter, kaya nag-hoard ako ng ganito. Dami yan eh. Kasi 5 months, mga 6 months na nga yun si MM nung mga nag-start ko siya ng ganito eh. Narin ako kasi para palitan yung boss. Ayan ang mga pag-hold natin. Ito yung unang ano ni MM. Unang chupeteng tawag nila eh. Ano bang tawag nila? Ano bang tawag nila sa English at ano pa? Nakalimutan ko. Basta chupete. Ito yung unang yung ano. Tinabi natin guys. Alam, sabi ko sa inyo guys eh. Makikita niyo kung paano ako magtabi ng mga gamit. Ayan, ito yun. Sinasabi ko sa inyo guys. Ililink ko na lang yung picture ni MM na suot-suot niya to. Ito yung unang damit niya sa hospital nung lumabas kami. Hindi ko siya nilaban. Never ko pa siya nilaban. Ayan pa yung dati niyang ano man siya. Ayan, yung mga gatis niya, yung paglungan niya. Ayan guys, nakikita mo. Naamoy mo talaga dito yung ano ni MM. Ay, sabi ko sa inyo guys eh. Ay, siguro ito, bigyan na rin natin. Eto, never pa itong naisuot kasi sobrang dami ng damit ni MM that time. Hindi ko nang nakita yung mga sizes. Eh, eto, nung nakita ko na parang, ay, sukat na natin kay MM kasi nag-aalangan ako, baka hindi kasi. Isa to sa mga padala ni Ate Grace. Nung time na gusto ko na siya isuot sa kanya, biglang laki ni MM. As in yung talagang hindi siya kasya. Matangkad si MM, guys. Doon sa edad niya na ano. Kaya ayun. Never niya nasuot. Never. Ang cute-cute talaga ng mga damit na to. Hindi ko na matandaan sa mga nagbigay. Ngayon pa may bigkis pa si MM. Kasi ayun naman natin hindi na rin yung mga kasyo, so magiging na natin guys. Ito pa, may isa pang medyas, bigay na rin natin, bili na lang tayo ulit. Ang cute. Oh, ito pa yung isa. Sabi kasi nyo na gano'n tayo. Kasi marami yun. Yung isa kasi nabuksan na natin. Tingnan nyo naman ako. Pwede ba naman yung pinaganahan nung sapatos na parang medyas ni MM? Tinabi ko pa. O, diba? Saan pa kayo guys? Ganyan kayo mag-keep. Oh. Ito pa yung pinaglagyan nun eh. Saan na ba yun? Ano pa mamigay natin? Ayan o. Oh. Yan pa yun o. Oh. Grabe tayong mag-keep, guys! Ganyan! Ganyan si Mama Maji pang nag-keep ng mga things. Kakaloka. Ito na ngayon mo, guys. Tapos, nabito yung kanyang baby carry. Yung binigay ni Tita Grace niya sa kanya. Yun lang pala ang laman nun, guys. Mm-hmm. Tapos, sa kabila naman, itong sabon siya, guys. Makikita nyo, ayan o, mga diaper. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Simula nung first na MM na gumamit ng diaper, kung anong brand at kung style, tinabi ko. Ayan po, yung pinakamaliit. Hanggang sa may pinakamaliit na maliit, hanggang sa pinakamalaki na yung size. Ayan, iba-iba. Ay! Ganyan tayo mag-keep tayo. So, yun lang pala guys. Wala naman palang bago na. Oh, ayan pa. Pinakamaliit. Lumaki hanggang sa ayan. Ito iba ito na. By sizes. So, yun lang pala. Hindi lang pala masyadong marami pala guys. Baka dun sa ano niya. Sa
kabila niyang damit. Tingnan natin. Alam ko may mga natitira ba din. Yung mga, yung ginagamit na ngayon, i-pamigay na natin. Okay, so yun na pala guys. Sensyon na talaga sa lighting guys. Alam ko medyo mabilim. Pero sana manood pa rin kayo. So yun lang guys. That's it. Pansit. Sa luwago. Paalis kami guys. Hola people. Saluda people. Ang laki ng bukol niyo. Ah! No! Paalis kami guys. Maiiwan si Navi. Saan tati ay? Ay? Ang galing talaga nito umakbang eh. Wait namin si papa niya. Ayun o. Oh. Jamagi. Hmm? Hello people. Andito kami agad guys, hanap bahay ulit kami. Andito pa rin kami, park pa rin ng Sampaka, medyo malapit pa rin. Uy. Ano lang siya guys, 2 rooms and 2 bathrooms. Saan baby? More up? Yan yun. Problema nito guys, exercise tayo tuwing umaga. Nasa pinakataas yung vacant house. Hingal ka naman talaga eh. Which part? Ayan guys, ito. They just finished this one. It means like no one's living here before. They will leave this one. If ever they will leave this one, something. Huh? Baby, please. Please help me. Amigo. Amigo. Vete, amigo. This is the kitchen. No lights. Check inside first. Hmm? It's big. Hello. Let's check on this one. How about the payment? You can talk. Mm. ¿Qué quieres? Vale, te voy a ir a la mejor en mi coche. ¿Puedes? Baby, this is the other room. The small one. This one is for Navi and MM. Hmm? Navi and MM. Then those chairs is for what? Included the one in English so that we can even use it also because I don't know. They say that we can use it, no? No, we don't have all. Huh? Actually, it's still there. You can ask them. You see the... Ito yung main bathroom, guys. Cárgale. Ayun taray, may drawer. Ayan ang gusto ko. This is it na guys, ito na talaga. Ito yung main bathroom, ay main room.
Amigo, ¿es tu va a dejar aquí? ¿Está incluido? Sí, van a dejar. ¿Podemos usar, no? No, no vas a dudar en casa. ¿Hm? No vas a dudar. Está aquí en casa, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿está incluido en casa? Sí. Está bien. Bueno, venimos. Lo podemos usar en la habitación, ¿no? Sí, sí. ¿Las sillas allí también? Está bien. ¿Dónde está el dueño? ¿El dueño no está aquí? ¿Agua está, sale no, bien? Aportar agua. Aportar agua porque no van a salir bien. Sí. Yo voy a tener un con alguien o alguien se le ve. Amigo, ¿dónde eres? ¿Dónde eres? Where is he from? ¿Dónde eres? ¿De dónde es? ¿El de tu país? Yo, ¿tu país? ¿Dónde de qué país? Yo. Burkina Faso. Burkina Faso. Ah, yo tengo un amigo de Burkina Faso, se llama Ali. Es el que a él le dio los mismos. No. Un buen amigo. Él vive ahí. Eto, papakita nga guys sa taas daw. Kapag may party o fiesta ganyan, pwede daw gamitin tong espasyo na to sa taas. Uy! Ayan. O, medyo malaki naman pala eh. Ito daw, pwede ka daw mag-party-party dito. Pwede ka daw magpaganap ng party. Ito daw. Ah! Isa pang way pala to. Malaki rin pala guys, oh. MM will can play here. No, MM is the only one cannot play here. He knows how to go on the house. Ito yung second house, guys. Ayun yung labas, oh, maganda. ¿Por qué gritas? ¿No te gritas? Ah, está en kitchen. There is outside. We cannot see it outside. Ito yung main room guys, as I can see. Kasi ito yung bathroom ng... MM, kaya! This is the back of the kitchen. Baby, this is the back of the kitchen, right? The back. No. You can... The back of the kitchen is not this one. Oh, the back is like that. Ito yung second room, guys. I want to check the this one maybe the kitchen. But here melon some private area that is having records like that's why I want to see. Did you check it? No, it's not coming for the key. So how did you know that merong rehas down? She told me I think yeah, whatever. They don't open that. That'll be for you.
like the terrace also done sa salon. That terrace is to open that door. Meron terrace here, but it's not that big. It's not that big. It's a small. Just to put something down. The salon is not that big, no? It's not that big, but it's like, you know, it's very small. Because of ever, this is the one for the TV. In this area is the comedor. This is... Hello, guys. Good evening po. Kakauwi lang po. Hindi naman kakauwi. Kanina pa po pala kami nakauwi. Galing po dun sa tinignan naming bahay. And today po ngayon, today po is nasabi ko na holiday po ng bansa nila, Malabo, ng parang halimbawa sa ating fiesta, Queen's Row is, ganyan, fiesta, ganyan. Sa kanila may ganun din po dito. So, nag-iisip kami kung alin pa yung kukunin namin na bahay, kung doon po ba sa malapit o dito lang din sa mas malapit. So, bukas po malalaman namin ang sagot and yun lang po, update ko po kung makapag vlog po ako bukas. And yun lang po. Thank you and good night, guys. Yun lang po yung update. Kakatapos ko lang din po mag-edit kasi para may ma-upload po ako. And sana dumami na po kayo. Please watch naman po and do share. Bye-bye, guys.